Muli po, magandang umaga. I just want to thank our Lord Jesus Christ for this opportunity na ako po'y makatayo and to share the Word of God. Ang saya po na makita kayo. Amen. Napakaganda na meron tayong in-person dito sa San Fernando. Physical gathering. Hallelujah. Lahat naka-face mask, lahat naka-face shield. But the heart is open. Amen. The heart is receptive to the Word of God. Salamat po sa Bapotisa at maging sa mga nasa tahanan. Welcome po tayo sa Christ in Your Family. Let us open our hearts to the Word of God. Napakahalaga ng ating pag-uusapan. More than 15 months na ngayon, itong ating nararanasan na lockdown, quarantine. Itong pandemic na ito, COVID-19. At ito talaga'y nagdala ng matinding pagsubok sa marami po sa atin. And many of us right now, really in that situation that we are struggling. At meron mo pong iba, by the grace of God, they are conquering. They are prospering, not just surviving. So sa lahat ng mga season ng ating mga buhay, anumang episode ka ngayon, may purpose ang Lord. May layunin po ang Panginoon. Kaya napakahalaga, in these last days, we have to have the wisdom. Wisdom that comes from God. Para po alam nating harapin ang buhay. Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He makes all things beautiful in its time, in its season. So sa tingin natin ngayon parang pangit ang nangyayari, but God has a plan. God has a purpose. Isang controversial issue ang ating pag-uusapan. Matagal na itong nire-request at bago pa dumating yung actual vaccine, ay meron ang gustong marinig ang ating stand about this vaccine. Kaya nga ang ating pag-uusapan, although ang original topic ng message ko ito, the coming Antichrist and the mark of the beast. Pero ginawa kong konting medyo contemporary ang pamagat ng ating pag-uusapan. The COVID-19 vaccine. To take or not to take? To take or not to take? Now, ito pong COVID na ito, no? Natatakot ang marami sapagat mayroong tinatawag na conspiracy theory. Pag sinabi conspiracy theory, ito'y tumutukoy na hindi lang ito parang theory lang. Ibig sabihin, there's a conspiracy going on ng mga kumisan, maliit na grupo lang ng mga tao na yung mga nagaganap ngayon, nangyayari, pinlano nila. Pinlano lahat. Yun ang ibig sabihin ng conspiracy. Pinlano. Pati yung vaccine na ito, pinlano din. No? Para i-curve o bawasan ang populasyon ng tao. Kaya nga po, bago pa man, di ba ang pinag-uusapan isa yung side effect, sabi, after pag nag-take mo yan, naku, may side effect yan. Naku, pag nagpa-vaccine ka, may sinasabi, 3 to 5 years from now, mamamatay yung maraming mga tao. Paano nila alam yun? Kaya nga yun po yung mga sabi-sabi lang. Actually, even before the vaccine, meron na pong side effect. Even before the vaccine, anong ibig sabihin? Marami eh, medyo judgmental na, medyo critical na, at hindi lang yun, nagkikreate na ng vision. May mga pro-vaccine, pro-vaccine, at may mga against sa vaccine. Ang suggestion ko po, para huwag kayong matakot sa side effect ng vaccine, huwag kayong pa-vaccine sa side, sa likod, para walang side effect. Okay. Joke lang po yun, baka po. Totohanan po natin. Ang daming kumakalat ngayon sa internet, sa messenger, sa YouTube, that really create confusion and fear and hesitancy. We are becoming hesitant. Kukunin ko ba? Magpapavaccine na ba ko o hindi? Yun ang nararanasan natin ngayon. Especially yung kumakalat na, alam ba, yung coronavirus daw. Yan po yung mark of the beast. Kasi daw, pag yung alphabet natin, no, yung kinonvert mo yan into a number, alimbawa yung ABC, number 3, pag kinumput mo yan, 666. So marami na natakot, 666. Pagkatapos, meron sinasabi na yung sa vaccine ay meron nakapaloob ng microchip.
RFID, microchip, o microchip. No? Na pwede ka rin paka ng human antenna through 5G. Yung 5G po, ito yung 3G tayo, no? 3G naman, 4G. Ibig sabihin, yung lakas ng internet, no? Saan ka man, pwede kang mabasa, ma-read, na wala ka nang pwedeng itago. Meron akong pinapakinggan na isang virologist, Israeli virologist, Christian siya. Sabi niya, imposible daw yun. At sila mismo ng mga believer, kasi nagtrabaho din sila kasama siya for how many years sa pagde-develop ng vaccine na hindi yon mangyayari. And it cannot also alter our DNA, yung tinatawag na mRNA, na sinasabi na na yung ating DNA, yung gene natin na maapektuhan. Sabi niya, hindi posible yon, no? Kasi yung ating DNA, yung gene natin, kukontrahin yun, no? Kaya kakainin lang. No? So, hindi yun mag-exist. Anyway, hindi ko kayang ipaliwanag lahat yun, hindi tayo matatapos sapagat may pangarap po ngayon na makapag-preach ng 30 minutes. Alright. Ngayon, mga kapatid, marami tayong mga katanungan at gumagulo sa isip natin. Magtatanong po ako sa inyo, sino sa inyo nagpa-vaccine na taas ang kamay? Mayroon na tayo talo dito. Apat. Lima. Sa taas, wala pa. O sino sa inyo ang may planong pa-vaccine? Taas ang kamay. Ba, mayroon sa dalawa, tatlo, apat, lima. No? Ba, very good. O sino sa inyo ang ayaw pa-vaccine? Huwag niyo muna kayo magtaas ng kamay. So, divided pa rin, di ba? Ako, kung tatanungin niyo po ako, magpapa-vaccine ka ba, pastor, o hindi? Sa next preaching ko po, sasagutin ko yan. Kung ako po yung magpapa-vaccine. Although, labas na ako ng statement ko about that. Kaya nga po, is the COVID-19 the mark of the beast? Is the coronavirus vaccine the mark of the beast? Pakibalik mga anak, yung isa pa, mayroong mga tanong dyan pa, yung sa taas po, anak, balik mo sa taas. Is the mark, can we take the mark of the beast accidentally? Yan, medyo sasagutin natin yan mamaya. Kaya nga po, marami tayong mga, sa Amerika, divided din sila, although marami nagpa-vaccine na. Sige, anak, pakilipok muna. Namimiss ko yung ating... Sige, lipat muna anak, yung ating ganun-ganun, click. Now, alin po, hindi nakapagtatakang maging katanungan yan. Ito ang maganda sa atin. Tayo pong mga Kristiyano, we have the edge, we have the advantage, we have the Word of God. Actually, ito sana ang itutuloy ko about how to get wisdom. Tayo pong mga nagbabasa ng Bible. No? Hindi tayo dapat confused at takot sa mga nangyayari. Sapagkat itong nagaganap ngayon is all in the Bible. Thank you, Jay. Salamat, Jay. Ha? Now, magbibigay ko ng three biblical reasons why the coronavirus and the vaccine are not the mark of the beast. So, lahat na nagpa-vaccine, ay salamat. Meron tayong mga pastor na nagpa-vaccine, si Pastor Edith, si Pastor Zion, mga kaibigan kong pastor sa G12, nagpa-vaccine na po sila. Sa Amerika, halos nagpa-vaccine na sila. No? Okay. Ngayon, pero sa atin, nangangaba, baka may side effect ito. Baka yung plano ng China, kung bakit binigay tayo ng libreng vaccine at pinapauna doon ni Presidente, yung mga mauna, yung ating mga militar, baka pinaplano, after 3 years, baka matay ang ating militar at sakupin tayo ng China. No? Kung minsan yun ang ating mga, yung mga conspiracy, yung mga kaisipang tinatanim sa atin. Mga kapatid, ang China hindi kailangan ng vaccine para sakupin tayo na gagamit ng ganong klaseng dahas. Si Jackie Chan lang, si Jet Li, isama mo pa si Ching Chong Chai kung buhay pa. Sapat na para matalo tayo ng mga Chinese. Actually, ang China is after economy. Kasi dyan talaga in the last days, ang battle, ang labanan sa ekonomiya. Sino ang may control ng market, ng economy? Yan ang takbo ng ating kapanahunan. Now, three biblical reasons. Number one, gusto ko maintindihan natin, the mark of the beast is a symbol, not a virus. Symbol yan, hindi yan virus. Sabi nga po ng Revelation, sabi yan, kailangan dito ang talino o wisdom upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Yung unang halimaw na binabanggit, that's the Antichrist. Pag sabi ng Antichrist, ito yung kumukuha ng lugar ni Kristo. May mga Antichrist na laban kay Kristo at may mga Antichrist naman na i-claim sila ang Christ.
na kukunin yung lugar ni Kristo at papalitan si Jesus Christ. At yan ang target ni Satan. Yung dragon, that is Satan. The Antichrist, yun ang gumagay kay Kristo. And the false prophet na binabanggit dyan, no, yan ang Holy Spirit. In other words, kung merong Holy Trinity, meron din pong evil, demonic Trinity. Kung merong Father, Son, and Holy Spirit, si Satan pilit ang gagayain ng Diyos. Kaya ang simbolo ng number niya, 666, kasi ang number 7 is a number of God, a number of perfection. Ang number 6 is number of man, incomplete. In other words, anumang gawin ni Satan, lagayain ng Diyos, sa pagitan ng kanyang Antichrist, hindi niya mapapantayan at magagaya ang Diyos. Created being pa rin si Satan. Can I have an amen? Kaya dyan sinasabi riyan, kailangan yung talino, yung wisdom, upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. So in other words, ang coronavirus, hindi pangalan ng tao. Yung vaccine, hindi pangalan ng tao. In other words, ngayon pa lang, nagkakaroon na tayo ng malinaw na kaisipan na ang mark of the beast, hindi yan virus. Amen? Yan ay, ang mark of the beast, yan ay simbolo at pangalan ng tao. At ang numero niya ay 666. Now, the virus can be cured, can be overcome, kung malakas ang ating immune system. But the mark of the beast is forever. Hindi mo na pwedeng tanggalin. Kaya hindi yan ang virus. O hindi yan ang 666. Actually, itong coronavirus po ito is just one of the many pestilences na binabanggit sa Bible. Sa Matthew chapter 27, ayusin ko lang. Sabi niyan, Matthew 24, verse 7 and 8, sabi niyan sa King James, "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences." So yung coronavirus na kinumpute ginawang 666, hindi pa yan ang 666. Ang virus na yan. Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon. So, maraming natatakot. Although, everything is a preparation, mind conditioning. Yung ating ginagawa ngayon, natin naka-face mask, naka-face shield, may quarantine, may lockdown, may permit to travel. It's just a preview of what will happen. Na kung sa vaccine pa o sa virus pa lang, natatakot na tayo, nakokontrol na. Eh, paano pa yung kung dumating yung actual Antichrist? At inuusig ang Kristiyano. Kasama na kayong mga kampon. Mas matindi yun. Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Kaya tayo, hindi tayo papipigil. Virus lang yan. Although nakamamatay talaga yung virus, pero maraming nag-survive, maraming gumaling. At ang ating gobyerno, at yung mga kamukha ng binabagay kong isang Israeli virologist, talagang hinahanap nila ang solusyon. Mayroon nga nagtanong sa kanila eh, bakit daw masyado mabilis ang pagka-develop ng vaccine? Dapat matagal daw yan, mga 10 years, ganoon, 7 years, 10 years. Bakit almost more than 1.5 years lang? Ito sabi niya, kasi itong COVID, coronavirus po ito, may kamag-anak daw. Si MERS, at saka si, sino isa? Si SARS-1. So, MERS and SARS. Magkamag-anak nga, magpipisan, magkumari pa ta, MERS and SARS. Kaya, nung i-develop ito, hindi na sila mahirap mag-develop ng kung anong kinakailangan. And human resources and technology. Kaya, madaling na-develop. Although, yung efficacy niya, hindi pa ganoon katindi. No, hindi pa ganoon katindi. Kaya, itong virus dito, pag sabihin pestilence na binabanggit sa Bible, isa lang yan sa mga salot. Either yan ay man-made na nag-leak sa laboratory sa Wuhan, o yan ay directly from the animals, is still part of what Jesus Christ is telling us na in the last days talaga may mga darating taggutom, mga pestilences, mga salot. Yan po salot yan. Mga earthquake sa iba't ibang lugar. At ang sabi niyan, all these are the beginning of sorrows. Pasimula pa lang na yan. So nasolda yung isa. Amen? Nasolda yung isa. Ito palang virus dito, hindi pa yan ang mark of the beast.
Hindi pa ilan 666. Sapagkat ang mark of the beast is a symbol of a name. Ito niyan, virus lang yan. At marami na. Actually, nung 3rd century, nagkaroon na rin ganyang klaseng salot. At marami din namatay. But during that time, ang mga Kristiyano ang tumulong na naman. Ang mga mayaman umalis na mundok. But Christians, during the Roman Empire, sila ang nangalaga sa mga maraming Kristiyano. They are so hospitable, caring, and compassionate. Kaya doon lumabas ang hospital. Ang hospital ay nag-umpisa sa mga Kristiyano. Ganyan ang mga Kristiyano, mga kapatid. Hindi sa takot, but they serve with love, compassion, and empathy. And then, noong 1918, no, marami namatay, more than 50 million ata, yung Spanish flu. Kasi wala pa noong, actually, wala mang vaccine. Ni-research ko, wala mang na-formulate na vaccine. At marami namatay kasi noong wala pang kung noon, antibiotic. Kaya marami nangamatay. At siyempre, hindi ka mukha ngayon, yung information technology, mabilis. But at that time, career pala sila, mga sundalo, nagpupunta sa iba't ibang lugar, mga nagbi-business. Yun, kaya madaling kumalat at maraming namatay. At marami pa sila mga superstitious belief. No? Patungkol sa virus na yun. Kaya ang daming namatay. Pero nawala din yun o kahit walang vaccine. At ngayon, na-develop yung mga vaccine polio, di ba? Mga ano ba yung mga polio vaccine, chicken vax, lahat tayo na vaccine. No? So ngayon, yan na naman po. Okay. Kaya nga po, pangalawang gusto kong pansinin natin, the vaccine is not the mark of the beast. Natatakot tayo baka pag tayo na-inject, no? Nagpa-jab. Ah, naku. Na-infect ka na. Yan, meron ka ng 666 sa katawan. Kasi meron ako nakita na dilagay nila yung coin, dumidikit dito, no? So, ewan kung totoo yun. may mga nararamdaman daw sila. So, maraming mga takot na napopromote, pero tingnan natin ang Bible. Ano ba ang mark of the beast? Now, the mark of the beast in the forehead and on the right hand is a pledge of loyalty. In other words, it is a declaration, a commitment that you are loyal to the Antichrist, that you pledge your allegiance to him, that you are devoted and you will worship him. You will reject the truth and you will embrace the Antichrist. Bakit sa noo? Kasi yan ang mindset. Yan palagi na sa isip mo. Kukontrolin ng Antichrist yung kaisipan ng tao. No? Mabibrainwash at magiging sunod-sunuran. Bakit kabay? Kasi yung ating activity, tumutukoy sa ating mga gustong gawin. Para lang mag-survive ang tao, mabuhay lang, huwag mamatay. No? Kaya napakahalaga ngayon, ano yung palagi nating iniisip? Meron ba tayong Word of God na pamfilter? Ano ba yung activity ng ating mga kamay? Naglilingkod ba tayo sa Diyos? Kaya nga po, pag nagpatatak ka, ibig sabihin, sige, naniniwala ako sa iyo. Sasambahin kita. Susundan kita. Ikaw ang aking Panginoon. Kaya nga po, the vaccine is not the mark of the beast. Ito'y tumutukoy sa loyalty. Puso, espiritu. Hindi parang naging robot ka na lang. Nakuha niyo ako mga kapatid. Alam mo, na-inject ka accidentally. Kahit Christian ka pa. Ayan, meron ka na din. Maging parang robot ka na lang. Sunod-sunod. Hindi ganoon. And you cannot take the mark of the beast accidentally. Meron tayong will. Meron tayong kalooban. Amen ba ba? Kaya maraming magiging martyr. Mababasa sa Book of Revelation na matay sila dahil hindi nila tinanggap ang mark of the beast. Now, sabi sa pahayag o Revelation 14:9-11, sabi niya, so, look, in the last days, angels will be so active. At sila yung magdadala ng judgment at mag-a-announce kung ano ang mga susunod na mangyayari sa spiritual realm niyan. Sabi niyan, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Ibig sabihin, pangatlong angel ito. At itong kanyang message, sumisigaw siya. Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito, at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusaan sila
sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel. So dito, itong mga tumanggap na ito, sumumba sila sa halimaw. Ibig sabihin, itong mark of the beast, ito'y pagpapakita, pagpapahayag na ikaw ay sasamba, magiging loyal sa Antichrist. Lahat na nakakauna, magsabing amen. Si Pastor Phil, si Pastor Zion, si Pastor Edith, nagpabaksib na. Sa kalang puso, wala ang Antichrist. Ang kalang inihintay, si Jesus Christ. Ang kalang minamahal, si Jesus Christ. But never nilang sasambahin yung Antichrist. Amen po ba, mga kapatid? Sino sa inyo na napabaksin kayo, nagaling kayo sa Diyos? Yung mga napabaksin, ayaw muna ng Bible. Ayaw muna sa Panginoon. Ayaw muna maglingkod. So ito, nang sila ito manggap ng tatak, sasamba na sila. Maglilingkod na sila. Magiging loyal na sila sa Antichrist. Sabi ng verse 11, pasin yung mangyayari. Verse 11. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay paiilan lang magpakailanman. Ito tumutukoy sa mga tumanggap ng tatak. Parurusahan sila magpakailanman. Araw, gabi. Ibig sabihin, walang coffee break. Walang coffee break. Wala silang pahinga sa kanilang paghihirap. Dahil, anong sabi niyan? Dahil sinamba nila. In other words, their own will. Sinamba nila. Hindi sila pinilit. Nang sila'y magpatatak, o sige, magpapatatak na ako para yung business ko, yung kabuhayan ko, yung property ko, saka makapaglakbay na ako bago ako gusto ko. Kasi pag mayroon kang tatak, pag wala kang tatak, hindi kayo pwedeng bumili at makapagbenta. Ganun kahirap sa last days. Sige, sasama na ako dyan. Ano bang board again na yan? Ano bang Bible na yan? Sige, dyan na ako. Yan ang ibig sabihin na ikaw ay magpapatatak. Magiging loyal ka. Committed ka sa Antichrist. Kaya galit si God eh. Ang mga ito, alam ang totoo. Marami sa kala alam, pero nagpanin lang sa nakikita ng mata, sa kayamanan, sa karangyahan, sa temporary life na ito. Life on earth is just so short. This is not our permanent home. Remember this, only one life will soon be passed, and only what's done for Christ will last. Kaya daw, they are forever, chicharon forever, sa lake of fire. Walang coffee break. Ayun ko sa trabaho, pag walang coffee break, malungkot. Di ba? Pag walang coffee break, malungkot. Yun, dagdag pa sana. Sana at least may coffee break man lang. Sana at least, ay salamat, may coffee break. Wala mo nang hirap. No? Nakuha yung joke ko, mga kapatid. Alam niyo, ang hirap mag-joke. Ano? Kasi seryoso ang ating pinag-uusapan. Dahil sinamba nila ang halimaw at ang himahin nito at nagpatatak ng pangalan nito. So, ang mark of the beast, hindi yan coronavirus. Hindi yan yung vaccine. Yan ay pagsamba. Pagiging loyal sa Antichrist. Kaya nga, ang sabi sa English, ang gandang pagkasabi sa English, and the smoke of their torment ascended forever and ever. And they have no rest day nor night who worship the beast and his image and whosoever receiveth the mark of his name. In other words, wala nang cure, walang pag-asa, permanent na yon. Kaya napakahalaga, mga kapatid ko, especially yung ating mga anak, kung makinyo ko hayaang puro mobile game lang ang inaatupag, social media, at kung ano-anong pinapanood. This is the time we need to be educated, to be informed on what the Bible tells us. Kinakailangan hindi lang puro kung ano-anong pinapakinggan. Kailangan pag-aralan ng Bible, basahin ng Bible, para alam natin ang nangyayari at ang nagaganap ngayon. At huwag tayo balin lang ng kaaway. At totoo silang maligtas at maboard again. Medyo mahaba ang aking message. Kaya nga po, the implication of receiving the mark of the beast, you are not saved. Pag tinanggap mo yan, ang patatak ka, ibig sabihin, hindi ka talagang ligtas. Hindi ka loyal kay Jesus Christ. Kasi loyalty is the greatest test of love. Pag talagang mahal mo si Jesus Christ, handa kang mamatay. Para yung sa asawa mo, dahil mahal mo ang asawa mo, you will be loyal. Ang test ng pagmamahal, the true test of love is loyalty. Kaya pag mahal mo si Jesus Christ,
Kahit pugutan man ng ulo mo, hindi ka magiging taksil. You love Jesus and forever loyal to Him. Nagpatatak sila kasi hindi loyal kay Jesus kasi hindi nila talaga mahal ang Panginoon. At hindi talaga sila safe. Pag meron kang tatak, it's a sign that you are a member, a worshiper of the beast. You have been deceived and you did not love the truth. Makikita pa natin yan mamaya. Now, so ating nakita, the virus, no, the mark of the beast is not the virus. Ating nakita. Pangalawa, the vaccine is not the mark of the beast. At pangatlo, ito, mahalaga ito, the Antichrist is not yet manifested. Dahil wala pa ang Antichrist, wala pa yung mark. Hindi ba? Mamaya, makikita natin yan. Now, mayroon pitong bagay. Seven things must take place for the Antichrist to be revealed. Binabagay yan sa Thessalonians chapter 2 Thessalonians chapter 2 and Revelation 13. Ano? Sabi riyan, una yung Day of the Lord. Yung Day of the Lord, mamaya ipapaliwanag ko yan, iba yan sa Lord's Day. Ngayon, Sunday, Lord's Day. Okay? Ang Day of the Lord, iba yan sa rapture. Ang Day of the Lord, hindi ng Sabbath. Saturday yon. Ang Day of the Lord speaks about the wrath of God. Mamaya, ipapaliwag natin. And then, yung apostasy, yung pagtalikod sa katotohanan. Yun ang mga magaganap muna. Pangalo, yung third temple. No? Kasi may unang temple, yung kay Solomon. May pangalawang temple, kasi nasira yung temple ni Solomon during the Babylonians, Neo-Babylonian Empire, mga Persians, nang sila ay sakupin nila ang Israel. Nawasak ang templo ni Solomon. And then after 70 years during Zerubbabel, nagbalik sila sa Jerusalem and they build a second temple. At gayon, nawasak yon. Pinaayos yun ni Herod, kaya ang tawag naging Herod's Temple. Pinaganda yun, pinalawak, ano? At talagang ibang klase ng ganda. Pero noong AD 70, itong third temple po ito ay winasak ni General Titus na wala ang templo. At ngayon, naghihintay sila ng pangatlong templo. Ang problema, yung pangatlong templo, kinuha yung lugar. Kung yung sa Jerusalem ngayon, yung mosque, na kung saan may gulo, dyan dapat ang third temple. At paniwala ng mga Israel, ibibuild na yan. Darating ang third temple. And then, yung forerunner ng Antichrist, nawala ako dito, nawala ako dyan. Yung forerunner ng Antichrist, wala pa. Pangatlo, yung image of the beast. At pangpito, yung one world government. Wala pa yan. Kaya, ibig sabihin, wala pa yung mark of the beast, wala pa yung Antichrist. Now, binagi yan sa 2 Thessalonians chapter 2. Basahin natin. Now, itong 2 Thessalonians, ibig sabihin first. Bakit may 2 Thessalonians? Kasi yung mga Kristiyano sa Thessalonica, natakot sila, na-confused. Akala na nag-rapture na. Akala na dumating na si Jesus at naiwan sila. At ang iniisip na sila ay nasa Great Tribulation na. At ang kalang dinadala sa kahirapan ngayon ay Day of the Lord na. Kaya sila ay takot na takot. Kaya dito po sa 2 Thessalonians, pinaliwanag ni Pablo na hindi pa yan. Nilinaw niya na wala pa tayo sa Great Tribulation. At maaring marami rin Kristiyano ngayon because of what is happening, nakukumbuse, nasa tribulation na ba tayo? Nasa panahon na ba ito ng 666 ng Antichrist? Naiwan ba tayo sa rapture? O totoo bang may rapture? Baka walang rapture? So, nag-create ng confusion ngayon. Pero, hindi pa po yan. Kasi yung Day of the Lord, matindi yan. Yung nangyayari ngayon, wala pang sinabi. Kumpara sa Day of the Lord na binabanggit. Kasi marami ngayon nakapag-relax pa. Masaya pa. Pero during the Great Tribulation, ang tindi na magaganap. Na mas na naisip mo mamatay ka na, na lang, kaysa nandun ko sa kahirapan yun. And it's about to happen on this planet Earth. Kaya sabi niya ni Paul, tungkol naman sa pagbalik ng ating Panginoon Jesus Kristo at pagtitipon sa atin upang makasama siya, that's the rapture, nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, na huwag agad magugulo ang inyong isip o mababahala dahil sa isang ulat, pahayag o liham na mula raw sa amin na nagsasabing dumating na ang araw ng Panginoon, yung Day of the Lord. Ano ba itong Day of the Lord ito? Ang daming reference sa Bible about Day of the Lord,
konti lang ang babagitin ko. At least para meron tayong konting kaalaman. Ang sabi sa Isaiah 13:9-11, makinig kayo, sabi ni Isaiah, darating ang araw ng Panginoon, o Day of the Lord, ang araw ng kalupitan, yung puot, kalupitan, at matinding galit, wawasakin ang lupain hanggang sa hindi na materihan, at ang mga makasalanang naroon ay liliponin. Kasi pagkatapos ng rapture, anong ibig sabihin yan? Ang naiwan, mga makasalanan. Makasalibutan. Naunawaan niyo ko? Mas lalong ngayon, lagarap lang kasamaan. Kung bubuksan natin ating mga mata, what's happening right now is so, so evil. Paano pa kaya pag nag-rapture na? Wala na yung pumipigil, wala na yung salt and light. Kaya dyan, pinapakita ng Panginoon. Although ang day na binabagay, yung paglusob ng mga Babylonians sa Israel. Pero yun din yung picture na pag gusto mong makita nyo yung Day of the Lord, what it describes the wrath of God. Yung judgment na kanyang ipaparanas. Ang sabi ng verse 10, hindi na magniningning ang mga bituin. Sisikat ang araw, pero madilim pa rin. Nakakatakot. At ang buwan ay hindi rin magbibigay ng liwanag. Verse 7, sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Kaya ngayon, hindi pa yan ang parusa. Wala pa yung Great Tribulation. Parusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kalang kasalanan. Wawakasan ko ang kahambugan ng mayayabang at patitigilan ko ang pagbataas ng mga taong malupit. Nakakatakot yung Day of the Lord. Ang sabi ng Jeremiah, nakakatakot ang araw na yun. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob o Israel. Ngunit siya'y makakaligtas. Kasi po, sa nangyayari ngayon sa bansang Israel, especially yung latest war nila against the Philistine, the Hamas, and behind this, the Iran. Ang Iran niya ng Old Babylon. Sa Middle East kasi ngayon, halos lahat Arabs na. Siya na lang ang hindi. At ang pangalong pinakabanal na lugar sa Israel o sa Middle East, maliban sa Mecca, no? Sa kanila yung isa kasi na pangalawang holy site nila, no? Ito yung pangalo yung sa Israel, sa Jerusalem. Kaya mga bansa magagalit pagkakaisain yan. Kaya makakaranas ng hirap ang Israel during the Great Tribulation, pero maliligtas sila. Kasi darating si Jesus Christ sa second coming, kasama tayo at doon sila kikilala kay Lord. Saka mayroon mag-evangelize sa kanila yung 144,000 na evangelist. Mag-preach sila at maraming masisave, maniniwala. Sa ngayon, they don't believe Jesus Christ. At ang nakakalungkot, pag dumating ang Antichrist, paniniwalaan nila. Mamumula lang sila pag nakita itong Antichrist dito ay pumunta sa templo. Okay? At ikikilid niya siya yung God at mag-o-offer ng karumaldubal doon. Kagaya nangyari noon, sa panahon po ni Alexander the Great, mayroong isang conqueror doon after Alexander the Great, si Antiochus Epiphanes. Pag sinabing Epiphanes, parang God daw siya. Pumasok sa templo at siya naghandog ng baboy. Doon nag-umpisa yung desolation ng Israel. Okay? Anyway, hindi ko matatapos ng 30 minutes. Sabi ni Pastora Carmela, mahaba yan. Hindi, mabilis lang yan, sabi niya. Sabi ko sa kanya, kung mabasahin din natin ang Zephaniah, ano? Zephaniah, chapter 1, verse 14 and 18, pinabanggit din yung Day of the Lord. Tumutukoy sa malapit na dakilang araw ni Yahweh. Kapaitan ang dulot ng araw na yun. Nakakatakot. Hindi ko na babasahin po. So, una, wala pa yung Day of the Lord. Kaya ibig sabihin yan, wala pa yung Mark of the Beast at wala pa yung Antichrist. Amen? No? So, okay? Pangalawa, tuloy natin ang ating binabasa. Sabi ng verse 3 ng 2 Thessalonians, huwag kayong padaya kanino man, sa anong paraan.
Sapagkat hindi darating ang araw na yon, yung Day of the Lord, yung judgment, yung wrath of God sa mundo ito, hanggang hindi pa nangyayari ang paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng Sobail na nakatakda namang sa kapahamakan. Ang tawag nito yung apostasy, great falling away o pagtaligod sa katotohanan. So darating yung panahon, maraming tatalikod sa Diyos, hindi naman niniwala sa Bible. Actually, nag-uumpisa na yan. Mayroon mga dating Christian, pastor daw kuno, no? Sinasabi nila hindi na kailangan ng Bible. A Holy Spirit daw lahat ngayon. May mga kumakalat na teaching na ganyan ngayon, no? Na bantayan natin ang ating mga sarili. Papunta na tayo sa apostasy. Pero hindi pa yan. Okay? Pag sinabi apostasy, yung mga dating naniniwala sa totoo, sa Bible, sa Diyos, sa Holy Spirit, tatalikod. Yung mga dating committed kay Jesus Christ, tatalikod sila. So, this is part of the last days. Ang sabi, ang pagkabagi sa English, sabi yan, let no one in any way deceive you, for it will not come, yung Day of the Lord, it will not come unless the apostasy comes first. Kaya wala pa yung mark, wala pa yung 666, wala pa yung Antichrist, kasi hindi pa dumarating, wala pa tayo sa Day of the Lord. And the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. So yun, apostasy. Pangalo yung third temple. Wala pa yung third temple. Ang sabi niya, lalabanan niya, the Antichrist, the man of sin, ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. At itataas niya ang sarili sa lahat ng ito. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Now, wala pa yung templo ni God. Wala pa yung third temple. Kaya imposible nandiyan niya yung Antichrist. Although maaaring pinanganak na, pero hindi pa siya nagre-ring kasi hindi pa nabibuild yung third temple. It is also possible, maaring prepared na yung mark of the beast, pero maaring hindi pa yan pinapakita. Possible. Ang dahilan, wala pa yung third temple na itatayo sa Jerusalem. Kaya pagbasdan natin, bantayan natin ang nagaganap sa Israel. Saan sila nag-aaway ngayon? Saan nilusob ng Israel yung mga sumasamba during Ramadan? Di ba? Doon sa templo yun. Kasi sa Israel talaga yun. Kingling ito ng mga Arabs. Ang target talaga, mawala sa mapa, sa mundo, ang mga Jews. Yan talaga. Okay. Isa pa, hindi pa nagra-rapture. Kasi sabi riyan, hindi ba rin yung natatandaan na binanggit ko ito sa inyo noong ako'y kasama pa rin nyo? Alam ninyo kung ano ang pumipigil, kaya hindi pa lumilitaw ang Suwail sa takdang panahon. Hanggat nandito ang church, siya ang pipigil sa manifestation, sa revelation ng Antichrist at ng Mark of the Beast. Hanggat nandito tayo, ang bumipigil ngayon, ang Holy Spirit in the church. Ngayon, hindi ibig sabihin, pag nawala ang church, di ba, na bumipigil, ang Holy Spirit nasa mundo pa rin. Kaya lang, wala nang dahilan para pigilan pa ang Antichrist. Kasi na-rapture na tayo. Yung Bride of Christ, na-rapture na. Itong rapture, pag-uusapan pa natin yan, ipapaliwanag pa natin yan sa mga darating na araw. Sabi nga sa verse 7, palihim ng kumikilos ang kapangyarihan ng kasamaan, the man of sin. At magpapatuloy ang ganyan hanggat hindi naaalis ang umahadlang sa kanya. Yung word na umahadlang, na hindi pa naaalis, tayo po yun. Kaya pag yung sa rapture, kukunin tayo and then naalis, then doon nalilitaw yung Antichrist. Kaya huwag kayong matakot pa-vaccine. Hindi pa yan ang mark of the beast kasi wala pa yung Antichrist, hindi pa nare-reveal. Amen. Kaya lahat na nagpa-vaccine, congratulations. At lahat na gusto pa-vaccine, congratulations din. At sa mga ayaw pa-vaccine, it's your choice. Amen? It's your choice. Ang sabi ng verse 8, at kung maalis na ang hadlang, mag-rapture na, kinuha ng church, lilitaw na ang Suwail, the man of sin. Ngunit lubusan siyang pupuksain ng Panginoong Yesus sa pagitan ng hininga niya, hininga ng kanyang bibig, sa panahon ng kanyang maluwalhating pagdating. That is the second coming. At kasama tayo doon. After the great tribulation, babalik si Jesus Christ, kasama tayo. And then, Armageddon magaganap. And He will save Israel.
And then magkakaroon ng yung uhuliin si Satan. Ikukulong siya sa bottomless pit. And then yung kanyang mga kampon, yung false prophet at tumanggap ng mark of the beast, itatapon sila sa ikukulong din sila, itatapon sa lake of fire. And then we will reign on Christ for 1,000 years, millennium. And after that, 1,000 years, Revelation chapter 20, palalayain ulit si Satan at magdideceive ulit. Anyway, ahaba tayo dyan. Magandang alam natin yung chronological order ng Bible. Kasi pagbali yung ating theology, ang ating eschatology, matatakot talaga tayo. Yung study of the last days. Ngayon, naintindihan natin. So, hindi pa yan. Pero lahat lang yan, conditioning, preparation sa parating na Antichrist at ng Mark of the Beast. Kung ngayon wala pa, ha? Virus pa lang yan, napapasunod tayo, paano na pag-Antichrist na? At ang kanyang mga kampon ang nag-dominate na. Ang iba, sapilitan talaga. Hindi ka patatak, mamili ka. Patayin ka o patatak. Ang iba, pipiling babatay. Ang iba naman, magpapatatak na. Okay, tuloy natin. Nasa verse 9 na po tayo. Ngunit sa kanyang paglitaw, ang Suwail ay magtataglay ng kapangyarihan ni Satanas. Makikita ng lahat ng uri ng huwad na himala, mga tanda at kababalaghan. So yung Antichrist, gagawa ng milagro. So huwag tayong masyadong tumitingin sa mga milagro. Sabi ng verse 10, lililagin niya sa pagitan ng maraming uri ng pandaraya ang mga mapapahabak, mga taong ayaw umibig sa katotohanan na sanay sa kanila'y makapagligtas. Kaya napakaganda yung ating pinag-aralan yung wisdom. We can gain wisdom by reading and meditating the Word of God, by loving the truth. In the last days, marami mamumuhi sa katotohanan. They don't want the Bible. Sila yung final truth, final authority ng buhay nila. But the truth is, Satan will become their final authority. Kaya nga, mag-alipin sila ng kaaway. Kaya sabi ng verse 11, dahil dito ahayaan na ng Diyos na sila'y manilang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasagalingan. Verse 12, parusaan ang lahat ng ayaw tumanggap sa katotohanan at sa halip ay nagpakasaya sa kasamaan. It describes what's happening right now. Panglima natin tinignan yung forerunner of the Antichrist. The forerunner of the Antichrist is the false prophet. Sabi riyan sa verse chapter 13, verse 11, pagkatapos, nakita ko ang isa pang halimaw na lumalabas mula sa lupa. Kasi may naunang halimaw, yung Antichrist. Ito naman, the false prophet, galing sa mga tao. Ito ay may dalawang sugay na katulad ng tupa. Para paniwalaan siya, parang kapatid, maamo. Ngunit parang dragon kung magsalita. In other words, authority, power kung magsalita. At ang sabi ng verse 12, naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Pinilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malubhang sakit na gumaling. So mga kapatid, wala pa yung forerunner ng Antichrist. Kaya hindi pa ang vaccine na yan, ang coronavirus, hindi pa yan ang Mark of the Beast o ang 666. Darating muna yung mga binabagi ko. Isa na yung forerunner, parang John the Baptist. Kung si Jesus Christ, mayroon John the Baptist. Ang Antichrist ay mayroon John the Baptist para makapagbuo ng one world religion at makumbinsi ang lahat sa pagdating ng Antichrist at paniwalaan siya. Kasi ang Antichrist, super genius. He will solve economic and political problem. Even, maybe, hindi niya masusubang ecology, ang weather. But he will try to solve the political and economic problem of the world at saka sa Middle East. Kaya maniniwala ang marami sa Middle East sa kanya at tatanggapin nila bilang Messiah. Marireveal lang siya pag siya'y pinersecute na yung mga Jew. No? Galit siya sa mga Hudyo sa Israel. Now, verse 13, gumawa ng kagilagilas na mga himala ang pangalawang halimaw, the false prophet. Tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit, ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. 14. At dahil sa mga himala ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya
ang mga tao na gumawa ng imahe ng unang halimaw na malubhang na sugatan ng espada, ngunit nabuhay pa. So yan, ibig sabihin, huwag tayong masyadong titingin sa mga himala. Gagamit ang kaaway ng mga milagro. Ang daming mga tao ngayon, kumaling lang. Ano mang klaseng saan nanggaling ang milagro? Yumaman lang. Kumaling lang. Paniniwalaan. Yung isa pang dahilan kung bakit hindi pa yun ang mark of the beast, kasi wala pa yung imahen ng alimaw. The image of the beast, wala pa. Halimbawa, nagpa-inject ka, halimbawa, yan ang tatak. Automatic, sasamba ka sa ribulto ng halimaw. Isa ngayon, wala pa yung image of the beast. Di yung beast ka, hindi alam kung sino. Ang dami ng binanggit eh. Although marami na mga naunang anti-Christ talaga. Yung mga emperor, yung mga Caesar Nero, no? Yan po yung mga anti-Christian. Hitler, anti-Christian. Marami na mga taong anti-Christ. Pero the final anti-Christ, the anti-Christ, the man of sin, possessed by devil, by Satan, wala pa siya. Hindi pa nagmamanifest. Maaari na dyan na, pero hindi pa nagmamanifest. At wala pa yung kanyang image. Sabi niya, inayahan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay buhay sa imahin ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Kung titingnan ito ng literal, ibig sabihin pati rebulto magsasalita. Kung ngayon, bilib na yung maraming tao, pag yung rebulto umiyak, pinawisan at sumayaw, eh paano kung nagsalita pa? So, gagamit talaga si Satan ng imahen, ng mga images, kasi ang mga tao mahilig sa mga imahen. Parang walang Diyos kung walang nakikita ang rebulto. Isa nga doon sa church natin, nung nasa phase 1 pa tayo, may dumang mga bata. Sumilip sa ating, yung ating worship center. Sabi nila, simbahan daw ito. Asan ang Diyos nila? Wala akong makita. Sabi nila, naghahanap ng rebulto, na inahanap ang Diyos. Kasi paniwala ng mga tao, ang Diyos yung rebulto. Sa mga kapatid ko po, ito panahon na po siguro para marinig natin itong katotohanan ito. Kaya maraming sasamba at maniniwala sa Antichrist. At panghuli po, wala pa yung one world government o yung new world order. Wala pa. Wala pa yung one world religion at wala pa yung new world order. Maybe they are now na-form na. Kasi paniwala ng mga Bible scholar na ang Antichrist magagaling sa Europe, yung 10 European nation, saka yung revived Roman Empire. And out of the European nation, darating yung lilitaw yung Antichrist. May authority. Nabubuo na. Nagsisimula na. Ang sabi ng verse 16, pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao. Yun po yung New World Order, One World Government. Hindi pwedeng hindi ka susunod. At ang nagaganap ngayon is a what we call preview ng One World Government. Na lahat tayo, pag sinabi ng gobyerno, sumusunod lahat. Pero pag sinabi ni God, ayaw sumunod. Kaya marami ngayon sa online o sa mga iba, hindi pa nag-church. Kasi hindi pa rin pwede, sabi ng gobyerno. Hanggang kailan natin susundin yung sinasabi ng gobyerno? Hanggang bang tayo maldisip na, makondisyon na ang ating susundin yung sinasabi nila ng gobyerno, hindi ang sinasabi ng Bible. Now, there is a thin line what I'm telling you right now, na, wow, talagang nasa last days na tayo. Kung ngayon, parang one world government na yan, pero hindi pa yan. How much more when the Antichrist will come? Pilitin niya talaga. Mayaman ka man, may title ka man, hindi pwedeng hindi ka sumunod. Kinakailangan magpakita ng loyalty mo, ng pagsababaw, ng commitment mo sa Antichrist. At pag hindi ka sumunod sa one world government na yan, na kanyang ibubuo, patay ka. Wala na ang business mo. Magsak na. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag niyong katakutan ng pumapatay ng laman pagkatapos wala nang magawa. At sabi ni Jesus, ang sino mang magligtas na kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Ang sino mang mawala na kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang makapagliligtas nito. Marami ngayon nakafocus sa material. Sa bagay sa mundo ito, na kung parang iniisip, ito na yung buhay natin.
No, temporal lang tayo. Hindi ko sinasabi, huwag tayo magsikap, magtrabaho. Kailangan pa rin yan. Pero please, luwagan natin ang ating hawak. Sa mga bagay ng mundo ito, bakit mawawala yan? Iiwan natin yan. Kokontrolin yan ng Antichrist. Can I have an amen? Lahat ng inaantok, magsabi amen. At salamat, tapos na ako. Tapos na bitin. Tayo po lahat ito bayo. So, hindi pa yan ang mark of the beast, ang virus. Virus lang yan. Amen. Ang mark of the beast, simbolo ng pangalan ng tao. Ang mark of the beast, hindi ng vaccine, hindi ng coronavirus. Ang mark of the beast, pag nagpatatak ka, ibig sabihin, loyal ka, committed ka, devoted ka kay Satan. At bago lumitaw ang mark of the beast at ang Antichrist, itong pito munang ito ang mangyayari. At wala pa tayo doon. Papasok pa lang. Wala pa tayo sa Day of the Lord, yung tinatawag na Great Tribulation. Wala pa yung apostasy, yung tatanggihan na ang Bible. Hindi maniniwala kay Jesus Christ. Ngayon marami sa atin, nandito pa tayo. Hindi pa nangyayari yung rapture, nandito pa tayo. Kaya hindi pa siya pwedeng lumitaw. May umahad lang pa. Amen. Wala pa yung kanyang forerunner, yung false prophet. Maaring nandiyan na, pero hindi pa nagmamanifest. Nandiyan pa yung church. Wala pa yung one world government, wala pa yung third temple. Eh mga kapatid, huwag kayong matakot. Ang ating inihintay na darating, hindi ang Antichrist. Ang ating inaabangan, hindi yung mark of the beast. Ang ating inaabangan, ang pagparito ng ating Panginoon. The rapture of the church. At ang rapture, yan ang pinaka-greatest event na ating inaabangan. Walang sign ang rapture. Ang pinagkit sa Matthew 24 ng mga palandaan, tumutukoy sa singing kami. At hindi na binabakit ang church doon. Yung 10 virgin, 5 wise and 5 foolish, hindi yung tumutukoy sa Kristiyano. Kasi yung 10 virgin, mga aba yun. Tayo ang kinakasal. Nauna nyo mga kapatid, ang daming maling tinuturo sa Bible ko minsan na out of context. Kung atin tinitin ng Matthew 24, Olivet Discourse, tumutukoy na yan sa Great Tribulation, sa Israel, at sa Second Coming. Pero hindi binabanggit ang rapture dyan. Ang rapture kasi, walang signs, walang patandaan ang pagparito, pagdating pangyayari. Si Lord hindi naman bababa sa lupa. Sa rapture kasi, sa rapture, nasa ulap lang siya, mabubuksan ang langit. And then yung mga namatay, unang bubuhayin. At tayong mga buhay pa, kukunin. Sasama tayo. And then may mga maiiwan. And then maybe a week, a month after the rapture, maybe the Antichrist will be revealed. The day of the Lord, great tribulation will begin to happen. After those 7 years, ikakasal tayo sa langit, the church. And then babalik tayo kasama si Jesus Christ. At mapupusa ang Antichrist. At yung millennium, yun ang celebration ni Christ at ng church. Mag-ahari tayo kasama ni Jesus. Kaya napakahalaga kung sakaling kasi ang rapture, any moment pwede mangyari. Ang sabi ng iba, ba't ako na binapagin yung rapture? Pastor, hindi naman dumarating. Alam mo ba, pag sinabi sa Bible na last days, hindi lang ito tumutukoy sa last days dito. Kailan pa nagsimula ang last days? Ayon sa Hebrews chapter 1, kung di nagkakamali, verse 1 hanggang verse 2, Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, ang last days, tumutukoy yan nang si Jesus Christ ang magsalita na, ang nagkatawang tao. Noong unang panahon, sabi ng Hebrews chapter 1, ang Diyos nag-usap sa atin sa pagitan ng mga propeta, ng mga anghel. But in these last days, sabi niya, in this
last days, God spoke to us through His Son. In other words, ang last day nagsimula nang si Jesus ay dumating. Kaya ngayon, nasa last of the last days na tayo. At ang turo ng rapture, matagal na. 2,000 years ago, more than 2,000, almost 2,000 years ago. Pero sa God kasi, kay God, pagkakit ito, sabi ni Peter, ang isang araw kay God ay parang 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay parang 1 araw lang. So iba yung kanilidayo natin, iba yung timetable natin. Kasi ang Diyos walang time, eternity. Sa eternity, walang oras. Dito lang may oras. Kaya nang sabi ni Jesus, darating na ako, totoo yun. Malapit na. Kasi sa langit walang pagkainip, walang oras doon. Dito lang may months, week, days, minute, seconds. Pero sa langit wala. Kasi nakatingin naman, eternity eh. Tayo, finite, finite. Kaya marami naiinip. At sabi mo, wala naman darating eh. Kaya, kasi hindi alam ang Bible. Hindi alam ang Word of God. Kaya nang sinabi na, malapit na akong dumating, darating na ako noon niya sinabi yun. Nang isulat ni John yung Book of Revelation, first century, ngayon, nasa 21st century na tayo. Ano man tawag sa atin ngayon? 22nd century ba? O, iba ng century. Digital century. Mas malapit na ang rapture. Wah, sa basketball, kung mayroong last 2 minutes, baka last 30 seconds na lang o 10 seconds na lang. Magra-rapture na. Kasi sa basketball, ang 10 seconds ang tagal. Tumisan. Kaya mga patid, pag nag-rapture, nasaan ka? Masasama ka ba? Kasi sa rapture, yung lang mga genuine ang kukunin. Lahat ng false, may iwan. Yung mga hindi nagmamahal sa katotohanan, may iwan. Yung lamang nagmamahal sa katotohanan kay Jesus ang masasama. Nakakalungkot kaya maraming maiiwan. Akala safe. Akala ligtas. Pero hindi sila ligtas. I-share natin sa ating mga naka-message na ito. Ipangaral natin. Ibahagi natin ang katotohanan ito. Huwag kayong matakot sa vaccine, sa coronavirus. Hindi pa yan ang mark of the beast. Hindi pa yan ang 666. Ayon sa 7 katotohanan at 3 katotohanan na sinabi sa inyo. At yung 7 katotohanan na pumipigil, bakit wala pa at hindi pa nagmamanifest ang Antichrist? Tayo po lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Aming Diyos, marami pong salamat sa Holy Spirit at sa mga salita na nagbibigay sa amin ng kaunawaan, kaalaman, karunungan upang huwag kami malinlang ng kaaway. Lord Jesus, we love you. Our life is completely yours. We want to manifest our love to you by being loyal to you, by serving you, by worshiping you, by doing your will. We love you, Lord Jesus. Dalahin ko po ang bawat isa na naguguluhan pa hanggang ngayon. Bagamat kulang pa yung mga nabanggit ko, I pray, Holy Spirit, I pray. Kayo pong magbibigay liwanag at pagkaunawa sa lahat ng aming mga napag-usapan at sa lahat ng kapahayagan ng iyong mga salita. Dalangin po namin lalo kaming sumipag sa aming paglilingkod sa inyo. Ibahagi namin ang mabuting balita. Huwag namin pabayaan yung mga kabataan, yung mga aming mga anak, yung aming mga cell group. Ituro namin sa kanila ang iyong mga salita upang huwag silang marinlang ng kaaway. Father, we thank you today. We give you praise. And we thank you that we have been saved by faith and by your grace alone. We thank you today. We praise you and we honor you. In Jesus' name we pray. Ay lahat ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maupo na po tayo. This time po, darahan po tayo sa ating paghahandog. Pastor Edith. Amen. Hallelujah. Huwag po kayong matakot magpa-vaccine. Tignan nyo nga ako, oh, nakakasayaw pa, na-vaccine lang. Ang katakutan po natin, hindi tayo makasama sa rapture. Ang katakutan natin, mga mahal natin sa buhay, hindi natin sila maikaya at maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Kristo. We are here.
Tayo po ay nakapakinggan po natin. Dito tayo, tayo tinawag ay pinili ng Diyos pa makinig, magbasa, magtiwala, and tell others kung sino si Kristo sa buhay po natin. Amen? Ay po tatakot magpabaksin. Ako yung kumat niyang pormer, tatakot ko. Ba't tumakot ko? Sabi ko, pin, ba't ako magtatakot? Lumakas pa nga ako eh. Alam niyo ba sa pagkabaksin ko? Na-normalize ang blood pressure ko dati. Blood pressure ko, 170. Tumaas pa nga ng 210. Hindi niyo alam, 210 over 120 one time. Mabuhay pa ako because God is the purpose. Nung mabaksin ako, ang presyon ko, hindi na siya tumakas. Hanggang 130, 131 over. Kanyang, bumabunga pa sa 113, 14, 15. No? Diba? Why? Because there's a purpose. God has a purpose in our lives. Gagamitin pa tayo ng Diyos sapagkat maraming kaluluwa ang aabutin ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Are you ready for the vaccine? Are you ready for the harvest? Amen. So tayo po yung maghahandog sa umaga ito. Let's pray. Aming Ama, salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa pinahayag mo ngayon sa amin, Panginoon. Tunay kang tapat. You are the great provider. You are our great shepherd. Hindi kami magkukulang dahil ikaw ang aming pastor. Salamat po. As we give our tithes, our offering, and our pledges, Lord, bless every hand, bless every business, bless every job, Father God. Salamat po sa iyong kabutihan at ang mga ito ay may gagamit po namin sa maraming kaluluwang abutin for your kingdom, O God. Salamat po and use every one of us to witness who Christ is in our lives. Father, thank you as we give you praise. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. Announcement po habang po tayo naghahandog. Yung pong pag-register po natin sa online, ano ho, sabi nga po kanina ng ating pong Pastor, si Pastor Alvin, dapat tayong sumunod kuminsan. Sa gobyerno ko, ano ho? Yung pong pag-online registration po natin, kailangan natin pong ginagawa individually. At pag hindi po kayo nakarating, ano ho? Kunwari, meron akong kaibigan din nakarating dahil walang magbabantay sa nanay niya, ano ho? Nag-register siya pero kagad siyang nagpasabi. Ngayon po yung kanya pong lugar, pinabigay namin sa dumating na hindi nakapag-register. Ano? So, at yung nag-register na hindi na, yun nga po, pag nag-register kami, hindi kayo dumating, please, ano, please, bigyan niyo po kami kaagad ng, sabihin niyo po kaagad by text. Text niyo po kami, ang admin, ano? Para naman po, yung hindi nakapag-register, kasi kinakat po natin yan eh. Pag hindi nakapag-register, hindi po natin sila ipapapasukin pag sumobra na po tayo sa bilang. Ano ho? Sumobra tayo sa bilang. Kaya po, please lang po, ano, mag-register. At pag hindi kinakat, ang dami pong bakanting upuan. Dapat po, andyan ang may tao yan. Hindi sila nakarating. O kaya po, please lang po, saan man kayo naroon na nag-register na hindi dumating, ano ho? Abisuhan niyo po kami. At sa akin nga po protocol, pag dumating po tayo dito, may face mask. Ako nga po, ayokong mga ng face na, hirapan ako eh. May face shield, pero po, nagmo-monitor po ang barangay. Kasi, baka po may pumasok ditong di natin kilala, punan tayong picture, at baka po tayo ay mabarangay. No, ang unang babarangayin, ako po. Hindi akong narito. Kaya, maawa na kayo sa akin. Diba? Anyway po, joke. Ano, na, tayo po lahat ay tumayo. Are you blessed this morning? Magpapabaksin na kayo? Yung hindi pa nakabaksin, magbababaksin na kayo? Okay. Huwag po kayong matakot. Matakot po tayo. Hindi tayo makasama sa rapture. Hallelujah. Tapos po natin ating gamay. Amang banal, salamat po sa iyo po. Mensahe sa umagang ito, you have reminded us again, once again, Lord God, hindi pa itong araw ng iyong pagbabalik. Subalit pinaghahandaan po namin ang araw na iyong pagbabalik. We're soaking, Lord God, sa iyong mga salita. Hayaan mong gamitin mo pong bawat isa sa iyong mga anak, Panginoon, upang may pahayag ang magandang balita na si Kristo'y buhay, na si Kristo'y nagpapagaling, na si Kristo'y
darating muli. Lord, bless every one of us. Pagpalay mo pong bawat isa. Iyong mga anak na tinawag, pinili, Panginoon. San man sila naroon dahon ng mundo, Diyos, Lord. Bless them, bless them. At sa amin pong sa pansamantalang paghihiwahi mo layo, Diyos, sa umagang ito. Pagpalay mo pong amin pong pag-alis sa sanctuaryong ito. At sa kasi kanilang tahanan, Lord, bless them. Ingatan niyo pong basa sa amin takpan yung mga pangyarihan mo. Salamat po sa iyong kabutihan. Lord, I declare blessing upon your children. Lahat na may karamdaman, Panginoon, ipuin mo ng iyo pong kamay ng kagalingan ng gagaling sa iyo. Salamat po sa umaga nito. Receive the blessing of the Lord. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, everyone says, Amen. Amen.